naglagay din tayo ng sink. Oh, ay magkokontrahan 'yan dalawang 'yan. Magkalaban ho 'yan. So hindi dapat pagsabayin po 'yan. I-apply niyo muna ang sink. Oh, bago kayo maglagay ng complete fertilizer o complete mo. Magandang buhay mga kaani. Na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po para sa ating mga manonood. Ang pag-usapan po natin ngayon ay yung epekto ng kakulangan ng zinc sa palay. Itong zinc, medyo hindi rin ito nabibigyan ng pansin ng mga kasama nating magpapalay, pero ito ay napaka-importante sa paglaki ng ating palay. Ito lang ang masasabi ko sa zinc. Ano, kahit gaano karami ang inyong iabono na complete fertilizer and urea, kung hindi po naitama ang kakulangan sa zinc, hindi po kayo mag-aani ng mataas. Yun po, kaya napaka-importante po ng zinc sa ating palay. So, kilalanin po natin ano po ba itong zinc na ito. So, ang papel ng zinc sa palayan, o ano po ba ito? Kasama ang zinc sa mahigit 300 aktibidad ng enzyme ng halaman na nagpapaliwanag kung bakit ang kakulangan nito ay naglilimita sa paglaki ng ani ng palay. O ayon po itong sa pag-aaral ni URET 2012. So lagi po siyang kasali ang zinc. Ibig sabihin, hindi magiging active ang isang enzyme kung walang zinc. Yan, opo. Ang enzyme na ito ay kasangkot sa metabolismo. O yan nga yung binabanggit natin kanina, yung pagtutunaw ng carbohydrates. Kasi ang carbohydrates, para ma-convert po natin yun sa pagkain, magiging glucose, starch, tapos glucose. At yan po ang kinakain ng halaman para maging pataba po natin. So, mahaba-haba pa hong usapan yan. Yan po yung mga enzyme. So, pagpapanatili ng cell turgidity, ibig sabihin po yan, para mapanatili na puno ng tubig ang mga dahon ng palay natin o ang katawan ng palay, ang cells, kinakailangan din ng zinc. Synthesis of protina, regulasyon ng auxin at pagbuo ng pollen. So, ayun po yan kay UR 18 November 22, 2018. So, bagong-bago pa lang din itong pag-aaral na ito. Ilang taon pa lamang. So, na-discover po niya na napakalaki ng role na ginagampanan ng zinc para sa metabolismo ng ating palay o sa paglaki niya. So, ito po yung 16 na sustansya na kailangan ng palay at kasama po sa microelement, itong zinc. Yan. So, ano ang papel ng zinc sa palay? Isang mahalagang sustansya ng halaman na makatutulong sa paggawa ng chlorophyll. O yung chlorophyll, ito yung nagbibigay kulay sa halaman. Eh, di ba? Kapag ang halaman natin ay berde, ay magandang tingnan, di ba? Kapag berde ang halaman, ibig sabihin, siya ay may kapasidad na lumaki at magbunga. Pero kung ang halaman natin ay dilaw, naninilaw na, ay alam na natin kung saan ang patutunguhan niyan. Yan po ay papunta na sa pagkamatay. So, yun po ang papel ng zinc. Ikalawa, yung ang dahilan para sa pagtayo ng halaman o yung turgor. Yun nga po yung sinasabi ko kanina na turgidity. Ano, yun. Medyo malintog ang halaman natin. Mabulas. Yan. So, kapag kulang ka sa zinc, eh, ang halaman natin nagigis siyang lantutay. Malambot ang katawan, walang sigla. O yan, yan po yun. So, ang zinc ay bahagyang gumagalaw lamang at hindi kumikibo sa lupa. So, yun ang problema sa zinc. Kahit available siya sa lupa, hindi applicable o hindi favorable para siya ay maabsorb ng halaman dahil may pumipigil sa kanya. Yun ang problema. Kaya minsan, kailangan nating mag-supplement ng zinc. So, nililimitahan ng zinc
ang paglaki ng halaman kapag kulang ito sa lupa. O, yun na nga, wala tayo nakikitang sigla. Ayan, tingnan natin. So, ito yung picture ng kulang sa sink. Sa palay, mapapansin nyo siya na medyo para siyang kulay yelo na may pekas-pekas. Ayan, o, ito naman yung picture na sabi nga natin kapag malala na ang kakulangan sa sink, siya yung nagpapaberde, tumutulong para magbigay ng kulay na berde, yung chlorophyll. Kaya mapapansin nyo, yan, wala nang kaberde-berde, talagang mamamatay na yun. Yan. Siyempre, pag bumerde ang halaman, ay nandiyan ang production ng photosynthesis, o yung pagluluto ng pagkain ng halaman para sa kanyang paglaki. Ano po yung sanhi ng kakulangan ng sink sa palay? Ito ho, ang tuloy-tuloy na pagbaha ay pumipigil sa halaman na kumuha ng sink sa lupa. Ayan, sinasabi natin, kahit available ang sink sa lupa, ay kung lagi namang binabaha, hindi po makuha ang sink sa lupa, ay manghihina ang halaman natin. Parating babad o hindi nawawala ng tubig ang palayan sa buong buhay nito at sa unang isang buwan. Makikita nyo sa larawan, ayan, parating babad. Mapapansin nyo rin na dito, ito'y dalawang klase ng variety ng palay, 46 at 74, na yung may minus sink ay mas ma-brown ang kulay ng ugat kakaunti ang ugat. At itong isa naman, yung IR74, mas brown ang minus sink at mas kakaunti ang ugat o mas brown ang ugat niya. So, makikita nyo rin na kakaunti ang suwi. Ayan. So, yun po yung problema sa sink. Ano? Kaya minsan makikita natin yung palayan natin. Bakit ba pagka isang buwan na, iba hindi pa nataas ang ating palayan? Ayun pala ang problema. Dahil laging babad sa tubig. Hindi ho talaga tataas yan. Yan. So, ano po yung sintomas ng kakulangan sa sink sa palay? Nabansot ang mga halaman at hindi nasuwi. Yan, bansot. Maalikabok na kayumangging batik sa itaas ng mga dahon. Ito yung nakikita natin, no? Para siyang patsi-patsi na alikabok na hindi pare-parehas ang hitsura ng design ng dahon, pero para siyang brown na may gray. So para siyang ano talaga, na alikabukan ng kulay brown. Lumilitaw ang sintomas 2 hanggang 4 na linggo makatanim o after transplanting. Nakikita na natin yung diferensya ng kulay. Kasi kung ito'y natural na halaman at walang sakit, itong palay na ito, ito'y berde dapat. Maraming walang laman ang butil. Ayan, hindi yumuyuko ang butil. Siyempre, apektado niyan ang pagbubutil dahil kung yung palay natin ay tatamaan yung plug lip at siya ay kulay hindi green o magkulay brown, hindi makakapag-produce yun ng pagbutil o ng sustansya para ilaman doon sa butil. Ano? So, ang sintomas ng dahon ay kahawig ng sulfur at iron. Halos parehas po sila. Pero, magtatalakay po naman tayo ng tungkol sa sulfur at sa iron. Mga ibang elemento o pataba na nakakaapekto sa sink. O, ito po yung halimbawa. Ang pataba o natin ay yung naglagay tayo ng phosphorus. O, phosphorus. So, o sabi nating fertilizer na complete, may phosphorus yan. Tapos, naglagay din tayo ng sink. Ay magkukontrahan yan dalawang yan. Magkalaban ho yan. So, hindi dapat pagsabayin po yan. I-apply nyo muna ang sink bago kayo maglagay ng complete fertilizer. O complete muna bago sink. O, sabi natin ng mga 1 linggong pagitan. Sabi nga, hindi nagiging available ang sink kapag may presensya ng phosphorus. Ayan.
Presensya ng silicon, isang element din, microelement, hindi rin siya nagiging available kapag may silicon. Ang zinc din ay hindi nagiging available kapag ang lupa nyo ay mabuhangin. Hindi rin siya nagiging available. Kapag ang lupa nyo binabaha, hindi rin nagiging available. Sobrang mapakla na lupa o alkaline. Kasi ang lupa natin, siyempre, kapag kaya na laging may tubig, tapos laging binabaha, natural, magiging alkaline po yan. Kasi nahuhugas o nahuhugasan yung lupa, naaalis yung asim. Napakla. So, hindi rin magiging available. Kasi itong zinc, tingnan natin mamaya kung anong pH level siya available. Hindi nabubulok na organic matter. Ayan, kalimitan ho ito sa mga palayan na hindi nakakatihan ng tubig. Diba, meron doon tayong mga dayami o mga damo na hindi nabubulok. Naka-stay lang doon sa tubigan natin pero hindi siya nabubulok. Ayan, hindi nagiging available ang zinc sa mga lugar na ganyan. Hindi maabsorb ng halaman kahit nandun siya sa lupa. Ayan. Ito, anong pataba? Potassium. Kapag mababa ang konsentrasyon ng potassium sa lupa, hindi rin napapakinabangan ang zinc. Ganun din ang magnesium at calcium. Kaya napaka-importante ho talaga na suriin natin o ipasuri natin ang lupa natin kung may kukulungan siya sa zinc. At kinakailangan itama natin ang kakulangan sa zinc bago tayo maglagay ng iba't ibang klase ng abono o pataba. Ayan, ito po yung pH level ng zinc. Makikita nyo nasan ang zinc dito. Copper and zinc. Ayan. Mapapansin nyo na dito sa pula, hindi siya available. Dilaw, medyo available na. Yung green, doon siya available. So, paliit na ulit yan. So, mapapansin natin, ang tinapatan nito na available ang zinc, 4.5 to 8. So, ibig sabihin, pinakamaganda na yung 7 at saka 5. Between 5 to 7, dyan available ang zinc. Ngayon, kapag ka ang lupa natin ay binaha, dahil nga naaalis ang asim ng lupa kasi bumaha, para yung asin na kinunaw mo sa tubig, nilagay mo sa baso, di maalat ang tubig. Lagyan mo ngayon ng tubig pa, ay nawawala ang alat. O ganun din yun dito sa lupa. Kapag binaha, ay nawawala yung asim. So, hindi siya nagiging available. So, dapat 5 to 7 ang pH at dun siya nagiging available ang zinc. Okay. So, ito po yung pamamahala sa zinc. Dapat magtimpla po tayo ng 20 to 40 gram na zinc oxide o kada litro ng tubig. Isausaw ang ugat ng palay bago itanim. Ang zinc oxide po, ito po ay hindi kalimitan, hindi available. Kahit ano, zinc fertilizer, hindi po ito available sa agri-supply dahil nga po, wala pong naghahanap. Online, sa online, makakakita kayo, makakabili kayo ng mga fertilizer na mga zinc oxide. Ano po, yan, sa Shopee, sa Lazada, or kung kilala nyo naman ang agricultural supply, pwede kayong magpa-order ng zinc oxide. Ito naman po ay may instruction kung paano gawitin. Ano ho? Pero ito, yung zinc oxide, pagka abunot nyo ng inyong pulaan o pagkalaplap nyo, at alam nyo may deficiency nga yung inyong halaman sa zinc, pwede nyo nang pabaunan ng zinc fertilizer ang inyong punla, isasawsaw nyo lamang dito sa zinc oxide. Maglagay ng zinc fertilizer sa punlaan 7 hanggang 8 araw bago bunutin ang punla. Pwede po yan, pwedeng ilagay o i-spray.
maglagay ng 10 to 40 kilogram na zinc sulfate. O pwede naman pong zinc sulfate kada ektarya. O ito naman po iahagis nyo sa lupa na tataniman nyo. Isasabog sa palayan matapos ang huling pagpapatag o matapos maglipat tanim. Parang nagbabasal kayo, ano? Ayun nga lang, sabi ko sa inyo, hindi dapat pagsabayin ang complete fertilizer at zinc sulfate. Kasi nga, yung phosphorus na nasa complete fertilizer, kumukontra naman sa zinc. Kaya dapat talagyan nyo ng 1 linggong interval. Kasi nga po, ang absorption naman po ng sustansya, maabot ng 5 days to 7 days, effective na siya. So, tsaka po nyo ilalagay yung zinc, so hindi na po siya magkukontrahan, ano po. Yan. So, ito po yung tipid tips po natin. Ito po, napaka-importante po ito, ano, kung hindi po available ang mga zinc fertilizer sa inyong lugar. Gumamit, gumamit ng ammonium sulfate kaysa urea. Kasi yung ammonium sulfate, nakakapagpaasim siya ng lupa. Eh, di ba nga kanina sa pag-check natin ng pH level o yung acidity and alkalinity o yung asim at pakla ng lupa, mas gusto ng zinc na medyo maasim ang lupa, 5 to 7 pH niya. Kaya zinc sulfate na instead na urea ang gamitin nyo. O kung gusto nyo namang urea, di ba, meron namang urea with zinc. Kung mukhang lang magkakaigi naman yun. Yan. So, pakatihin ang palayan. Ito, napaka-importante ho. Ito, marami na po akong nasubukan o mga kakilala magsasaka na nakapag-recommenda po tayo na pakatihan yung tubigan. Ay, sir, hindi nga po magkati-kati at maraming tubig. Naku, ay gawan nyo po ng paraan. For example po, hukayan nyo ng kanal. Palalimin nyo hanggang tuhod ang kanal, paikot dun sa inyong pinitak. Para yung mga tubig dun sa area ay pumunta rin sa kanal. Ang importante, mapabitak nyo yung lupa. Kapag napabitak nyo na ang lupa, tapos after 1 week, irrigate nyo ng kaunti, makikita nyo, gaganda ang palay nyo, gaganda ang bulas ng palay nyo. Yan. Kaya importante po yan sa land preparation, gawan nyo na nga naman ang kanal. So, yun lamang po at maraming salamat. Like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel para po sa mga updated videos po na ilalabas po ni Kuya Harvest.